not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us, by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost, which he said on us abundantly through Jesus Christ our Savior. And that being justified by his grace, we shall be made worthy to the hope of eternal life. This is a faithful saying, sabay-sabay. This is a faithful saying, and these things I will do constantly, that they which have believed in God might be careful to maintain good works. These things are good and profitable unto men. Pray, Lord, na salamat. Sige, masalita again. Tapos na po kami dito sa book. What I pray na doon pa rin magpupala. Lord, malinaw, Panginoon, yung mga dapat malinaw dito. Mga maling turo, Lord, sa labas ay maalaman namin at mawarningan kami, Lord, at makita namin yung malinaw, yung kaligtasan, Panginoon, ay by faith alone, not by works, Panginoon. Madaanan ulit namin yan at kami pong mamaster namin yan para lalo po namin appreciate yung ginawa nyo bilang yon para may turo namin sa iba, Panginoon. So, ilang po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. Okay, good evening po sa lahat. Good evening po. Happy New Year. Happy New Year. Lagang ayaw niya dito sa gitna. Butas eh. Dito. Diyan. Ba't tabihan mo na si Bad? Lang katabi si Joshua. Doon kayo sa ano? Joshua, ikaw na lang, Peter. Doon sa likod. Para walang butas. Okay, so title po natin ngayong gabi, sabi sa 5. Ito na lang po, no? But according to His mercy. Yun na lang. Ganun. Anyway. So, reviewin lang po natin yung mga patapos na po tayo, no? So, ginawa natin 2 meetings per a chapter. So, pang ilan na natin ngayon? Pang 5. Okay? Chapter 1, the acknowledging of the truth. Second part, holding fast the faithful word. So, yun po yung naalala nyo. Mga requirement ng mga pastor po yan na maganda na i-apply nyo sa sarili nyo. Mataas yan eh. Mataas yung ano, pero subukan natin abutin. But especially sa mga pastor nga yan. And then, yung chapter 2, part 1 naman, a pattern of good works that cannot be condemned. Pwede ko palang habaan tong ano eh. No? Pwedeng but according to His mercy, He save us. Pwedeng ganun. Pero nilagay ko dyan, but according to His mercy. Kasi gufapos tayo mamaya. Anyway, so a pattern of good works that cannot be condemned. Titus 2, part 1. Ibig sabihin, yung dating ginagawa, ligtas ka na. But especially mga lingkod ng Diyos, yung susundan ka na ibang tao. So dapat, yung nakikita sa'yo ay maayos, no? Lahat halos hanggat maaari. Wala namang perfecto, pero yun nga, sikapin mo na. Sikapin natin na lalo tayong mga nakatanda. Kahit kayo, of course, maraming mga bagong darating, no? Na kay natin. Dapat makita sa atin yung ganung ano, pattern of good works. Okay, hindi tamad-tamad, hindi... isip ko kanina yung... Alam nyo may freeloader na tinatawag? Sabihin, pabigat ba yun? Kaya, hindi, ang isang mga tao dyan, yung ano, yung... palibre lagi, parang ganun. Ibig sabihin, dapat makibuhat ka rin. So, yun ang pwede natin ano doon. Kasi pattern of good works, ang hindi maganda sa church, tumatagal sa church, tapos halip na makitaan ng maturity, hindi. No? So, nagiging pabigat nga, tama. And then, last week, kabaliktaran nun, or hindi kabaliktaran, bukod sa ginagawa natin, magandang bagay, pati yung pattern, medyo nag-anasal sa pattern, naalala nyo. Dapat yung ibang bagay kasi ay hindi
Maintindihan pa lalo ng mga bata. Pero pag nakikitang kita sa'yo, for example, yun nga, pag attend-attend lang eh. So hindi ikaw yung tipong may pattern na pag pag Pasko na, parang gano'n. Yung mga pwedeng gano'n eh. Iba naman, pag may bisita. Yun. And then, maging pattern na dapat yung magandang gawain. Ano? Tsaka nabanggitin last time yung ano, yung ating pananamit, di ba? So, ibig sabihin, normal na sa'yo yung ano yung standard. Hindi naman tayo, nakita nyo yung Muslim, di naman kayo pinagdadamit ng gano'n, di ba? Na parang ninja. Kaya sabi ng isang pastor doon, ano doon, parang si Casper daw, kaso itim, di ba? Lala nyo pa ba si Casper? Hindi nyo na inabot. The friendly ghost. Alam na multo, di ba? Multo, parang nakatalokbong na humot. Hindi naman gaganon sa atin, di ba? So, dapat ayusin na natin yung ating mga... Basically, lahat. Hindi, ang equivalent nun, pag talagang sanay na sanay ka na, sabihin, hindi na bago sa'yo yung mga ginagawa natin dito, yung paggawa ng mabuti, pagsunod sa Bible, di ba? Ano na yun? Dagdagan mo pa. Ibig sabihin, zealous of good works last week. Ibig sabihin, talagang hindi ka lang ginagawa, hindi sumusunod, nakakasunod. Hindi lang basta nakakasunod. Talagang zealous, nag-iinit, di ba? Parang nilalagnat. Hindi mo may sakit na lagnat. Ibig sabihin, talagang gustong-gusto mo, zealous. Ginagawa mo yung kalooban ng Diyos. So, kaya paganda ng paganda ito. Ngayon, medyo review tayo. Kasi ito sa mga kinabisado din natin last time, kinalaman sa kaligtasan po ito eh. Okay, so verse 1 muna tayo, pupunta tayo doon. Sabi nito, put them in mind. Sino yung them? Ano daw yung mga lagi nating isipin dati, dapat? Diba, yung mga bagay na tama, no? Pero tama yung sabi ni Jesse, isipin nyo sila, yung sila dyan, yung mga ligtas na yung actually mga member ni Titus. Okay, kasi tinuturuan si Titus kung paano siya maging maayos na pastor eh. Kaya yung mga tackle natin, balikin natin konti yung 2. Ayan, so zealous of good work. So unang zealous yung pastor muna, and then susunod yung mga tao. Okay? Kaya sabi dyan, these things speak, exhort, and rebuke with all authority. Let no man despise thee. Kaya next dyan, sabi dyan, put them in mind, ano daw? To be subject to the principalities. Ito naman, ibabalance natin kasi ganito yan. Nung hinahanda ako ito kanina, ni-review ko. Ang problema sa atin, minsan naman, nasobrahan naman yung iba. So, yung pastor, hindi sumusunod sa bakuna, hindi sumusunod sa, ano, translation. So, pero sinasabi dito, dapat subject tayo eh, sa principalis. Ito po yung mga leader, leadership natin, gobyerno, ganun din yung mga sa barangay, sa mayor. Diba? Eh, paano yan? Basta parang ano ah. O, nabanggit na natin yung kung naalala nyo yung 2020 March. Sinong wala pa dito ng May 2020 March? Wala ka pa nun? Wala ka pa nun? Oo, kapapandemic lang kasi ang topic namin nun. Eksaktong birthday ko yun. March 15. Yun ang huling hindi pandemic. Pero nung ibang week na yun, hindi na ako pumasok kasi naramdaman ko na eh. So, kinabukasan, bawal na kung ano-anong bawal na. 15 yun. Sunday yun. Sinabi na sa inyo. So, hindi na kayo pumasa ng 12. Vulcan, January pa yun. Sunod-sunod nga yun eh. Kaya, sana maulit din. Madami na naman daw case-case eh. Hindi, minimaintain na lang nila yun eh. Para, anyway. Ayun, so, na-lay down na natin yun doon actually. So, may mga pinapasunod sila, sinasabi dito, sumunod tayo. Okay, so may exemption. Okay, kaya ang title natin doon is, andito ka na ba rin? Andito ka na, wala ka pa rin. Ayaw nga, ano? So, halos wala pa pala kayo nun. Ang title namin nun is Higher Powers. Yan. So, medyo nabanggit din natin nata ito nung sa ating government seminar, di ba?
Ibig sabihin, yes, sunod tayo sa lahat dyan, mapira, mauna pa kami dyan, hindi nyo kayo maunahan dyan, di ba? Huwag magnakaw, huwag bahay ng tax. So, sunod tayo lahat doon. Hanggat, basta hindi nakakasagabal sa ating pananampalataya. Tsaka yung mga basic rights natin, katulad ng kalusugan, di ba? So yun yung kaya yung binalik niya lang dito, kasi nga, I believe, yung nasa ano ni Paul dito, baka masyado kasi zealous of good works last time, di ba? So, laging example natin dyan sa Peter and John. Okay? Nung Acts 2, di ba? Tsaka sa 4. Pareho yun, nakakulong sila eh. Anong gagawin nila? Binabawalan na sila mag-preach. Hindi naman sila nakagulo. Anong gugulo? Yung mga audio. So, anong gagawin nila? Tayo, anong gagawin natin? Hanggat maaari, tayo sumunod. Kasi walang problema yun ang buhay natin. Paglilingkod lang sa Diyos eh. So, yung mga bagay na yun nga, huwag magnakaw, huwag. Automatic yun sa atin, dapat tayo yung pinaka ano doon, hindi natin sabihan. So pero yun nga, pag susuway na ng nilang Diyos, hindi tayo mapayag. Okay, yun lang gusto ko linawin dito, ha? Kasi baka hindi malino sa iba, baka malito pa yung mga bago. Nasabi sumunod tayo, basta ba't yung mabadi? Kasi yung iba, hindi natin yung sumunod. Okay, kasi nga may higher powers. Ibig sabihin, titingnan mo lagi kung sinong mas makapangyarihan. Okay, and then to obey magistrates. Yung magistrates, parang mga sa panahon natin, mga judges, yung mga kahit dati sa kanila, ganun. So again, lahat ng pwede natin sundan, sundan lang natin kahit parang tayo yung medyo, ano, dihado. Kasi ang iniisip natin, maraming maligtas, kapagtuloy tayo maglingkod sa Diyos. Amen? Ngayon, kung allow tayo mag, ano, kaya maganda naman yung mga gobyerno ngayon, kahit na paano, pwede tayong mag, against din minsan, di ba, sa mapayapang paraan. So, gamitin natin, walang problema. Depende. Yung problema naman sa ngayon, kahit konting bagay, nireklamo. Protesta agad, magtaas ng pamasahe. Hindi mo na maano yan eh, na yun talaga. Wala na, magtaas ang ano, lahat, rally. So, mag-pray na lang natin sila yan, no. Hindi yung matay, ano lang, alam mo na. Patutunguhan din yung mga abusado dyan sa gobyerno tsaka sa business. To be ready to every good work. So parang last time din, be zealous of good work. So be ready naman. Ibig sabihin, nire-relate ngayon sa pagsunod, nakahanda kang sumunod. Basta sa mabuting bagay, okay? So ito, follow up pa rin doon. Anong bang kasama nun? So speak evil of no man. Sa Tagalog, huwag kang magsasalita ng masama sa kahit sinong tao. Eh, pastor, parang may, ano, may exemption na naman. Siyempre. So, ano yung unari? Pastor, ikaw ba? Nagsasalita ka ba ng masama sa ibang tao? Ang ibig sabihin ng masama po dito, especially kasi nung alingan. For example, sabi ko, si lahat ng Katoliko sumasamba sa Diyos-Diyosa. Ganon. Eh, hindi naman totoo. Yung iba lang, hindi nila alam. So, bukod sa makikita nyo parang sinungaling yung pastor, parang mali. Obviously, sinasabi dito, huwag talagang ganun. Alamin mo, kaya kinakwalify naman natin eh. Okay, so kasi naalala ko na sabi, ikaw, dati kang Catholic, sumasamba ka ba? Eh, lumuluhod din ako. Kasi yun ang sabi sa amin, di ba? So, hindi willingly, pero still, parang ganun. So, yun, pwede mo explain na ganun. So, ano pa? Basta ba't yung politiko, tinitira mo, hindi lahat, no? Pero yun nga, yung eksakto lang naman eh. Hindi naman, so hindi pa rin evil yung kasi sa eksakto eh. Diba? Alam nga naman sabihin mong mabuti sila, hindi naman. Eh, sinabi rin sa Bible, masama yun. Sabi doon, when the people praise the wicked, masama din yun, diba? Of course, hindi natin praise yung wicked. Pero yung mga Baptist Day, malapit naman, alam yung Baptist Day? January yun eh, no? Yun, mahala sila doon. Wala na, parang nabulag na ng politiko itong mga ito eh. Kaya nabanggit ko last time sa inyo, di ba, sa meeting namin, medyo pinagtalunan pa nila yun. Thursday. Anyway, mauna yung translation, no? Sa translation pala, sa Tuesday yata. Buti nga, hindi kami ano, kaya siguro nilagay naman 10 yung ano, yung hatid namin. And, sana tapos na sila lahat dun. Okay, so malinaw po yun ha.
Huwag kang magsasalita ng masama sa ibang tao. Ibig sabihin, exemption siyempre yung ano dyan. Huwag talagang masama. Okay? Okay, next na. To be no brawler. So, yeah, malino yan. Actually, magkadoksong yan. Kung ikaw yung hindi madada, ibig sabihin yung... Mayroon kasi mga tao na nakakita pa yung ganun tao. Isang ano lang na... Sa English kasi, may tinatawag silang at a drop of a hat na idiom. Ibig sabihin, ay, nalaglag lang. Galit agad. Away agad. Parang yung nakita ko sa feed ko na, sunto ka na lang muna lagi sa nagkagasgasan. Sunto ka na yun. Diba? Hindi kung sa alip na naggasgas lang, naalala ko pala yun sa akin. Bukas pa itong duty list yun. Hindi, text ko lang. So, diba, okay lang yun, diba? Magsuntukan. Eh, may kulto dyan, may kulto! So, pakita natin. Hindi. Hindi lang goal natin, maligtas yung iba. Kung sila, kung hindi, di hindi. Kaya hindi tayo brawler. Ibig sabihin, maraming kung gusto mo ay pagsuntukan lagi. But be gentle. Okay, so again ha, baka again, inalilinaw ko lang ulit para sa mga bata na si Pastor, nakita mo sumisigaw dito, di ako galit na observe mo rin ako sa labas. Pag nag-soul winning tayo, kung dito lang sumisigaw kasi binibigyan natin ng weight yung sinasabi natin. Amen? Amen. Kaya huwag kayong, never kayong ano. Ngayon yung iba doon, ganun na nakikita minsan eh. Ginagawa lang excuse. So, hindi tayo mapalaway. Amen? Alam niyo ba dyan? Kasi nga, sa may nang-aaway sa akin doon, well, mga 6 months na, hindi niya alam eh. Nabanggit lang nung isang ano namin. Kasi hindi, wala akong ano dyan. Ibig sabihin, kontrolado mo dapat yan. Amen? Kahit yung hinawakan yung tenga, di ba? Sino ba yun? Pag yung mga ganun, iniiwasan na lang yan. Showing all meekness to all men. So, hindi lang show, talagang meek ka. Ngayon, yung iba sa atin, medyo initin talaga ulo, kontrolin mo yan. Isa sa mga kailangan mo kontrolin. Marami tayong kailangan kontrolin sa emotion natin eh. Isa yan, okay? So, move on na tayo. Obviously, meek. Water natin kay Jesus yan. So, 4, no? So, ibig sabihin, bakit daw tayo maging dapat sumunod? For we ourselves, mapunta tayo sa kaligtasan dito, no? For we ourselves also were sometime foolish. Nakita niyo yun? Kaya yung mga anak kong malalaki na, ang kulit naman nung nisyana, di ba? Yung kapatid nilang maliit. Alam, maglalaro, gaguguloyin sila. Alala niyo yun? Kaya sabi ko, galit na sila sa kapatid nila, gusto nilang kutusan. Sabi ko, huwag niyong kutusan niya, bata pa yan, di ba? Dati ganyan ka rin eh. Di ba? Lagi mo sinasabi yun. So, parang maintindihan nila, ganun pala yung bata, hindi nakakaintindi, gusto lang. Pag nakitang chess, hindi niya alam na may galaw yun, horse, di ba? Hindi niya alam yun, gusto lang yun. gusto niya gawing bowling or something, di ba? Tapos kahit nga yung ibang laruan, inatapon. So, comparatively, pwede may kumpara mo yung mga bagong Kristiyano, mga mahinang Kristiyano. Ito daw yung sabi niya, kasama siya dito si Paul. Sabi niya, tayo din. Dati rin tayong loko-loko, or mangmang, disobedient, diba? Alam niyo naman si Paul. Deceived, naloko. Si Paul, naloko lang din siya. At marami dyan, kahit yung mga sa atin dito, iba naloko, kaya pinagbibigyan natin, inaakay lang natin sa labas, pag tayo may nag-soul winning, at even yung mga kaibigan ng Kristiyano na naloko ng anong doktrina. So, hindi tayo nakikipag-away. Antindihin natin na pag naloko nga talaga. Natulad niyan sa, obviously, mga nasa speed ngayon, mga translation, di ba? Itong mga ito. Nasa dami yun, gi-amen pa. Amen, amen. Panginoon, gaganon pa, mga poong ganyan. Pag maawa ka sa amin, mga ganon. So, maawa din talaga tayo sa kanila. And, pero hindi naman masama yung sabihan sila. Kailangan nga nila yun eh. Pero gusto ko lang sabihin doon, hindi tayo dapat na tanga naman itong mga to. Hindi naman nakuha yun. Sabi sa Bible, masama rebulto. Yung rebulto. Hindi pa nila maintindihan yun. Ako alam ko kasi dati ako, hindi naman ako masyadong ano doon. Pero ang hirap na kasi doon ka lumaki nga eh. Parang yung religion mo, kala mo, naka-attach sa'yo na hindi na maihiwalay. Kaya itindihin mo rin sila para makakay natin sila. Amen? Ano pa? Serving diverse lust.
Patindi na pa rin dito. Anong sabi yung serving diverse? Last. Ano ba yung last? Alam nyo na yun, di ba? Yung very basic dyan, syempre, basta mahilig, ganyan lang yung euphemism natin dyan eh. Yan, mga carnal, yan. Diverse, ibig sabihin, marami, hindi lang yun. May iba, hindi lang mahilig sa babae, iba naman, mahilig sa sugal, sa alak, ang luloko, pera. So, sinasabi, pinapaalala ni Paul kay Titus, tayo ganun din, kaya pagbigyan natin sila. And pleasures, living in malice, pag sinabi malice is, ano yun? Intent to hurt yan eh. Diba? Minsan tayo, may mga ganun, nabanggit ko sa inyo. Kristiyano yun, ha? Ninano siya. Ginawan siya ng masama. Ang panalangin lagi, ano eh. Ano, madapa ito, mauntog. Desire to cause pain, injury, or distress to another, no? So, yun niya. Gusto niyang masaktan yung isang tao. So again, ayun yung problema sa Tagalog, ay malis iba yung ibig sabihin. Envy, ganun din ha, kung maingitin ka, diyan nag-uumpisa yan. Okay, ako pansin ko agad yan, kasi bakit ito naiingit dito at hindi doon. Kita na yan, either sa Bible question, baka nagkakaingitan pa kayo. Gawin nyo lang yung ano, di ba? Isang contest-contest natin. Ano lang yung katawaan lang. Mainggitan. Kasi dyan nag-uumpisa yan. Hateful. Nakita nyo yun. Naalala nyo yung isa yun sa source ng disunity, di ba? Strife. Huwag kang hateful. Galit agad. Tapakan lang. Nakakasal talaga. Pero bata ka pa, inaaral mo na yan. Ay, hindi sinasadya. Kahit nga sinasadya, sipin mo lang, mahina itong taon to, may insecurity itong taon to, hindi itong minahal na magulang. Din din. Eh, nangyayari yun, di ba? Eh, baka iniwanan ako sino yan, kaya ano man yan, di ba? So, intindi mo na, huwag kang maging hateful hanggat maaari, and then hating one another. But after that, that kindness of the love of God, our Savior toward men appear. So, ito yan eh. Dati raw tayong lahat ng ito, pero after that kindness of love of God, our Savior toward men appeared. Kailan nangyari yun? Kailan nangyari yun? Yung kabutihan ng pag-ibig ng Diyos ay nagpakita sa tao. Kailan nangyari yun? Kailan nangyari yun? Kailan dumating yung Panginoon? Kailan nangyari yun? Galing nyo eh. Tama yun. So, ganito kasi yan. Kahit kina Abraham pa, hindi pa namatay ang Panginoon physically, pero dumarating kasi sa panahon na naligtas ka, nakakilala ka sa Panginoon. Yun ibig sabihin, nakita mo na mahal ka pala ng Diyos. Hindi lang yun. Dapat sa impyerno ka, pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, nakita mo yung love and kindness niya. Kasi nga, hindi ka, may way out ka. Kaya ka naligtas. Kaya hindi ko pala dahil binasak pala yung last yan. Ito parang malinaw na ito ay kaligtasan. Kaligtasan po yung context dito. Sabi dito, nag-skip po ako. Dito po tayo sa huli. Sabi dyan, that being justified by His grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. Ayun. So, ibig sabihin, kaligtasan ng kaluluwa to. Baka may duda kasi. Okay, hope, eternal life. So, again, may eternal life na tayo, pero hope yung kasi, yung ang tawag nila doon, consummation noon, ibig sabihin, hindi yung pakitang nasa langit ka eh. Nagtitiwala ka lang, anytime mamatay ka, langit ka. So, kaya binanggit niya na hope. Okay? Sigurado yon. Umaasa ka pa lang. Hindi pa totally, pero knowing ng karakter ng Diyos, hindi siya nag-isinungaling at kaya niyang gawin yun. So, ligtas ka na. So, ito yung binanggit dito, heirs according to the of eternal life. So, again, yung mana, hindi mo naman kunwari, tatay ko ay milyonaryo. Ang batas eh, pag namatay yung tatay mo, huwag naman agad. Kung milyonaryo siya, kanino pa tayo kayamanan niya? Sa panganay lang. Sa batas natin, kahit sa kanila dati, sa mga naiwan, di ba? First family muna, asawa, mga anak. Automatic yung pag wala siyang sinulat na will. Okay, basta may computation dyan, hindi ko maalala eh.
Pero parang ganun na sa mga anak, kasi yung asawa mamatay din. Usually, ha, mauna siya may magulang. So actually, parang asawa ata muna yun eh. No? No? Ayan, so, huwag mo na kayong manghahabap. Asawa muna. Pag wala na yung magulang nyo, sa inyo na, ati na yan, diba? Ganon, ngayon. Ganon din sa Diyos, diba? Kung anak ka ng Diyos, langit ka kaya, diba? Ang dami to, actually, banggitin ko sa inyo, dinote ko eh. Sinabi dito sa 1 Peter 3:7. Para lang malinaw po, kasi nung may time ako po ay inaaral ko to, eh, nalilito din ako. Lahat kasi binabasa ko eh. Yung iba, yun nga, yung mga Calvinists. Okay, basa, ready, go. Likewise, ye husbands, dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, let your prayers be not hindered. Okay, so pag yung asawa mo, ligtas din, kayo heirs together of the grace of life. Okay? So, yung sabihin, parang yun yan, nakakasa na yung mga anak mo, lahat naman, may mama na, nag-aaway pa. Ay, ganun yan eh. Pag yung sumubinsya kasi nila si daddy, may okay na. Yung mga minana rin dyan, pero nawala na. Diba? Siya kasi yung mausap ko last time. Ito, kayo ba? Kayo rin, meron may mamanahin? Sino may mamanahin dito sa ubinsya? Wala. Meron, alam mo kayo, di ba? Di ba? Ikaw? Wala. Sino yan? Si Pame. Basta meron. Ang gulo na niyan. Diyan ang makikita yung mga attitude ng mga tao pag ganyan na. Samantalang awayin mo yung kamag-anak mo. Ang dami ko na balitaan ganyan. Inaway yung importante yung kamag-anak mo, di ba? Napasayo nga yung lupa. Hindi mo kayo nung anong gagawin mo. Paano yan? Maghahatian pa kayo. Di gasas na naman. Pag hindi... Ito, sakin tong ano ko ha. Pag hindi nag-agree sa'yo yun, pareho kayong wala. Tapos gagastos na naman kayo bago yun mapahati, ganyan-ganyan. Kaya wag na wag yung pagpapalit yung karakter nyo. Amen? Amen. So, pero ang gusto ko sabihin actually talaga doon, pag anak ka, sigurado kang tagapagmana. So, ganun din sa lupa, ganun lalo sa Panginoon. Amen? Masahin din natin sa... Ayun pa tayo, apat dito. Sabi dito sa... Romans 8. Ako muna, and if children, okay, medyo ano to sa Galatians, kung ikaw ay anak, sinasabi ko dito ay tayo yung mga anak ng Diyos. Kaya sabi, kung anak ka ng Diyos, eh therefore, tagapagmana. Tagapagmana ng Diyos at joint heirs, tagapagmanang kasama ni Kristo. Okay? So yun, malinaw po yan. Yung iba, rewards na yan. Anyway, Galatians, ganun na ganun din. Hindi ko nabisado ko last time, hindi ko nabisado ngayon. Ang sabi dyan, at ang bilis kong maglipat. 29, okay? So, mga anak na nanampalataya, si Abraham, pag tayo katulad ni Abraham na nanampalataya, nor son, no Jew, nor Greek, anong pakailaman Diyos dyan. Pero sabi dito, if ye be in Christ, then are ye Abraham's seed and heirs according to the promise. Ayun. So, tagapagmana ka rin. Amen? Doon tayo naging anak, katulad ni Abraham. Nanampalataya siya, magmamana rin siya ng langit, tayo din. Gali sa 4. 7. Ito naman, kayo naman. Ready, go. Wherefore, thou art no more a servant, but a son, and if a son, then an heir of God through Christ. Okay, ito yung sinasabi ko lagi sa soul winning, no? To redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. Okay, so yun yung pagiging son natin, na si Jesus lang yung only begotten son, pero tayo, anak din, pero in-adopt. So, malinaw yan. And because ye are sons, so isipin talagang anak ka na ng Diyos, di ba? And then, kaya dito, ngayon, anak ka na ng Diyos, hindi ka na servant, but a son. And if son, then heir of God to Christ. So, tagapagmana tayo. Then last, Ephesians 3. Kayo ulit, no? Ready, go. That the Gentiles should be followers, and not the
the same body, and partakers of His promise in Christ the Lord. Sino dito yung ano? Ganun din. So yan. So lahat tayo ay pagnanampalataya, anak na ng Diyos. And therefore, sabi dyan, nabanggit yung Gentile kasi again, wala nang pakialaman Diyos doon. Anong, ano ka pa eh. Kaya fellow heirs. Kasi Ephesian, ano po yan eh. Greek city rin yan. Alam nyo sa Ephesian, di ba? Sa bandang Asia Minor, ngayon Turkey. So mga ano na yun, Gentiles. Kaya wala nang pakialam. Kung Gentile gaps, wala yan. Magmamana ka rin ng langit. Okay? Kagaya ng mga Hudyo. Ano nang palataya din. Okay? So malinaw po yan. Kaya balik tayo sa ating text. Basta malinaw po. Pinag-usapan natin dito, kaligtasan ng kaluluwa. Okay? Sa eternal life, sabi. Okay, so kaya balik tayo dito. Kanina. So, for, but after the kindness of love of God, our Savior toward man appeared, not by works. Ito na yung ating team. Paano siya nag-appear at paano tayo niligtas? Sabi dyan, hindi sa pamamagitan ng katuwiran. Okay, ibig sabihin yung katuwiran, ikay nagpakabait. Diba? Sumunod ka sa magulang mo, maganda naman yun. Nag-church, maganda naman. Pero hindi yun ang nagligtas sa'yo. Malinaw ha? Ano nagligtas sa'yo? But according to His mercy, He saved us. So ang linaw niya, again, sa Romans 11, sa Romans 3, 4, kinukontas lagi yung word, Galatians, okay? So sa ito, talagang sakto kasi ng Titus, kaya kinakamisyado natin ito eh. Not by works of righteousness. Hindi ka gumawa, kaya ka naligtas. Kundi, according saan? Sa kanyang awa. So, kung alam niyo yung gospel, di ba? Hindi, wala kang magagawa para iligtas sarili mo. Ngayon, ang Panginoon ang namatay para sa'yo. Sa, siya yung pinarusahan. Ba't ganun? Kasi, naawa sa atin ng Diyos, walang ibang paraan. Yung iba kaya itong mga false teacher, asa tayo dyan, pinapaasa ka sila sa wala tayo dati. Di ba? Sino dito minsan inuuto niya yung mga kapatid niyo na maliit? Kahit minsan yung mga pusa, di ba? Sa kanya pagtatawanan, ilalagay niyo sa YouTube. Hindi tawan-tawan rin yung mga kapanood. Nakakita niyo, nakita niyo ba yung pusa na nilagay dito ng alambre? Inahabol niya yung ano, kahit anong gawa. Kahit anong gawin niya, hindi niya mahabol eh. Siyempre, alambre yun. Di ba? Yung mga kapatid niyo, minsan inaasal niyo rin, di ba? Pinapaasa sa wala. So, isa sa mga wicked na gawin niyo, kahit saan, ha? Kahit saan, kahit mga empleyado kayo, manager ka na, tapos sabihin, after ilang ano, ganyan nga, mami na nga ako sa akin, eh, sa payamanin kita, sabi ba naman ganun, buti na lang, di naniniwala. Ako, may sinasabi ba ako sa'yo, pinapaasa lang kayo? Wala akong pinapaasa, kayong manampalataya, kayong gumawa, ang Diyos ang magbibigay. Never ko kayo sinabi na sigurado yan. Ganun din yung pero merong kayong gagampanan. At dahil humihingi ka sa Diyos, siya yung magbibigay, hindi ako. Gagabayan kita kasi ipapakita ko siya kung paano naman ako na lumakad sa pananampalataya. Amen? Amen? So, iba yun ha. Iba yung rewards. Pero dito, yung kaligtasan, yun talaga hindi sa paggawa ng mabuti. Again, maganda yung gumawa ng mabuti, pero hindi yun ang nagliligtas. So, paulit-ulit na ako kasi matalang malinaw. Kaso mga bata. Naintindihan mo ba yun, Julia? Ligtas ka na ba? Anong ginawa mo para maligtas? Nagpakabuti ka ba? Maganda yung magpakabuti pero hindi yun ang nagligtas sa'yo. Okay, yun lang sinasabi dito. So according to His mercy, buti na lang naawa ang Panginoon. Niligtas niya tayo, siya yung namatay para sa atin. Hindi na sinabi dito kung paano. Pero kasi common knowledge na yun na nanampalataya tayo sa Kanya. Okay, so ito yung medyo another thing po ito na minimiscode at minimis apply ng mga kulto, Catholic man yan, yung mga tinatawag nilang baptismal regeneration. Narinig nyo na ba yan? Nung bata ako, talagang basa ako ng basa ng ganyan, kaya nalilito rin. Oo nga, no, meron na sinabi eh, no? Wait mo naman, washing. Ano yung washing? Kailan ka ba winash? O syempre, binaptize ka, di ba?
inargumento dyan eh. Kasi kailangan mo yun lang. Di ba? Tubig yun. So, wala sinabi dyan. Although, again, naroon din natin salita ng Diyos, madalas kinakumpara sa tubig. Pero hindi exactly tubig. O, syempre, hindi ang baptism of water. So, pwede mo sabihin, baptism of the Holy Spirit. Yung pwede, kasi ito, and renewing of the Holy Ghost. So, kaligtasan yan, nanampalataya ka, nakinig mo yung gospel, wala kang magagawa, inamin mo, wala kang magagawa, tinanggap mong Panginoon, tumawag ka sa Kanya, niligtas ka. So, nalinis ka, di ba? So, parang yun yung nasabi rin kanina dyan na, saan na ba yun? Kaninang justified? Sa Titus 3:7, yan nga. Naunak pala kanina, no? So, sabihin dyan namaya, that being justified by His grace, pag sinabing justified, inaring ganap, or para kang perfecto sa harapan ng Diyos, para kang walang kasalanan. Okay? Kailan nangyari yun? Nung ikaw ay naligtas, kasi hinugasan ka eh. So, para kang wala na rin kasalanan. Okay? So, ito, pag-ingatan nyo po yan, kaya in-interpret natin yan sa buong context ng Bible. Tandaan nyo kasi, yung iba pag puro hugot-hugot lang sa Bible, ganun. Ang ilang beses ko yan, kaya dati iniisip ko, paano, may point din naman. Buti na lang talaga yung mga Baptist, nakakalap din eh. Nasasagot yung mga ganun. Wala. Makiniwala ka na lang. Kaya yun. Malinaw? So, ano yung nag-wash sa'yo? Yung tubig ng salita ng Diyos. O, pwede rin yung renewing of the Holy Ghost. Kasi magkakaanin eh. Tulong-tulong yan. Okay? So, huwag din kayo papaano doon sa... Ano ba talaga? Ano ba nagligtas talaga sa'yo? Yung dugo ni Jesus o yung cross? O, ganun pa eh. Sinabi dito yung dugo. Yung lagi madalas ginagawa sa salwirin. Kasi nga, para maintindihan. Ano ba talaga? Kailangan tumawag o manampalataya? Ang madalas ko nakikita, napansin ko doon, yung mga talaga nakikinig na, alam mo na, yung walang halong pagkukunwari, ang bilis eh, hindi pareho sinabi. So, ganun din dito. So, hindi yung Word of God tsaka Holy Ghost, hindi sila eksaktong isa, pero isa rin yun. Si Jesus yung Word, yung Trinity, nagkakaisa, so yun yan. Okay. Which shed on us abundantly through Jesus Christ our Savior. Ano yung shed? Which He shed? Ano yung shed? Pag sinabing shed, madalas yun na narinig sa, ano yung bumuhos daw? Ano yung shed? Dumanak or ganyan. Pero dito, ano yung nag-shed? On us. But according to mercy, He save us. Tama, mercy, no? So, yun ang pinaagos niya sa atin. Ngayon, tandaan niyo yung mga ganyan, ha? Kung paano mag-aral. Shed. Sabihin, pinadaloy. Or pinadaloy. At hindi lang pinadaloy, pinadaan, marami. Marami bang, kasi nga, maraming marami. Pastor, ako hindi naman masyado masama eh. Yan yung mga tawag dito, mga objection minsan, di ba? Ay, sabi ako, masama. Di ba sabi mo yung sinabi ni Jesus yung dalawang di ba, yung Pharisee, tsaka yung publican. Sino mas masama doon? Sino? Sino mas masama sa kanila? Parehas lang. So, pero outwardly, parang yung isa, di ba? Publican. Kasi talagang traitor yun sa bahay nila eh. Pero nung tinignan ng Panginoon, nung buti kasi nag-ano naman eh. Nagsisi, di ba? Nag-sorry. Sino yung bandang huli na mas masama sa kanila? Yung Pharisee kasi hindi siya na-justified. So, gusto ko sabihin dito, yun nga, sa paningin ng Pharisee, wala masyadong, hindi mo kailangan, Kaya lagi kwento ni Pastor, kasi babayad daw siyang bata, sabi niya. Tsaka hindi sabi ng mga tao daw eh. So, sunurin siya sa ano. Kaya sabi daw sa kanya nung nanay niya, wala naman ang bago kay dito eh.
Kasi ang kuya niya daw, nung naligtas, dun daw na-convince yung nanay niya. So, pero still, yung lagi kasi sabi soul winning, lahat ng kasalanan masama pa sa Diyos, di ba? Pagdating sa kaligtasan, lahat yan, yung pinakamaliit, ang nagnakaw ito ng piso, ito nagnakaw na 1,000,000. Pareho lang ba yung 1,000,000 sa piso? Ha? Sa value, hindi. Pero sa kaligtasan, pareho lang kasi isang kasalanan mo lang, ayaw na ng Diyos sa'yo eh. So, impyerno ka agad. O, di ganun yung efekto nun. Kaya ang sinabi dito, nung kailangan, nung binuhos na yung awa niya sa'yo, ang titignan mo doon, bakit nga, ano yung ginawa sa kanya? Di ba? Okay, wala siyang kasalanan, ha? Pero binuho talagang nanggigil sa kanyang demonyo, eh. Pati yung mga anak ng demonyo, di ba? Lahat binuho sa kanya yung galit naman nila, tsaka yung parusa na dapat sa atin. Kaya, yun ang equivalent to, parang bumuhos ngayon yung awa ng Diyos sa atin. At yun ay kinaligtas natin. Okay? So yan, ang malinaw sa pamamagitan ni Kristo Jesus nating tagapagligtas. And then, ito na yun. Nabasa natin kanina to at alam nyo na, kinami natin kanina to na kaya alam natin eksakto ang context dito, kaligtasan ng kaluluwa. Kasi sinabi dyan, kasunod po yun ang nabanggit, nung ang Panginoon ay naawa sa atin, ibinuhos niya yun, ang epekto nun ay tayo ay naging inaring ganap. Pag sinabing justified, inaring ganap or napawalang sala. Just, eh. Pag sinabing just, walang kasalanan. Eh may kasalanan ka, pinawalang sala ka. Diba? Kasi nabayaran na yung kasalanan mo. Salamat sa Panginoon. So by His grace, ibig sabihin, hindi natin deserve, pero still, naabot tayo ng biyaya niya. Kaya ang epekto ngayon nun, we should be made heirs according to the hope of eternal life. Nakita niyo yun, dati hindi tayo tagapagmana, ngayon naging made heirs eh. Okay, according to the hope of eternal life. So eternal life, pinangako yan sa lahat sana, kaso iba ay for whatever reason, hindi tumanggap, wala sila nun. Okay? So yun na, medyo basic to kasi lagi natin nadadaanan. Pero itong passages na to, napakaganda na pang, ano tawag ito, pang supplement pa sa mga nalalaman na natin. Amen? So again ha, walang conflict sa ating aral. Kasi laging eksakto sa Bible. Ngayon, marami pa tayong oras na gagawin natin. I-context na lang natin. No? So, sabi dito, balikan natin itong 8 later hanggang matapos. Magpapaalam na lang yan, pero ang dami pang mga maganda aral dyan. Eh. Kaya, tapos yan, isipin, this is a faithful saying, parang kay Timothy, di ba? Pag sinabing, may sinabi akong bagay, pag sinabi kong, after, no, this is a faithful saying, ibig sabihin, totoo to, hindi ito magkakamali, hindi ito walang magpapasinungaling dito. Kaya, aralin mo, ituro mo. You know, and these things I will affirm that thou affirm and these things I will that thou affirm constantly. Sa Tagalog, tinuro ko na sa iyo ngayon, turo mo din lagi. Okay, consistently. Huwag kang mag-asawa, totoo yan, faithful saying yan eh. Amen? Amen. Yung mag-asawa, nakasawa ba? Tulungan mo sila kung paano unawain ikaw. Unawain muna sarili mo. Ano mo na, master mo na, alam mo na, kahit balik-balik tayo ng mga kulto, ituro mo din sa iba. Amen? Amen? Amen. Basta maganda yung mga topic na lang na ano eh. Hindi, kasama lagi ito. Lagi natin dinadamay ito, hindi dahil, kasi ito talaga yung ano natin eh. Again, naalala niyo yung Job, kahit sa Job, andun yung principle na ito eh. Affirm, pag sinabi niya affirm, ito yung totoo, ito yung totoo, ganun. Sabihin mo sa kanila, that they, ano epekto nun? Parang last chapter na naman, no? That they which have believed in God might be careful to maintain good works. These things are good and profitable unto men. So, again ha, kaya hindi tayo nagsasawa. The more na natutunan nyo yung salita ng Diyos, okay? Pwede rin about kaligtasan or sa ibang bagay pa. Lalo sa kaligtasan. The more na namamaster nyo yan, kahit pagwali-balik tayo nila, totoo sa iyan. Okay? Ano daw nangyayari? Ikaw daw ay
Bakit yung iba umaalis ng church? Iba naman, di nagpapatuloy. Iba naman, nangihina. Iba naman, parang bumabagal ba sa paglilingkod? Nakakita ba yung ganon? Pwede mag-pray nyo si ano, nag-happy new year sa akin. Mag-pray nyo lang kasi nga, nakita ko na yun eh. Nangihirapan talaga si ano. Kilala nyo na yun, yung idol nyo. Yung magaling kumanta. Okay, mag-pray lang natin. Medyo na ano ako sa ano niya. Pray lang natin. Sana kabalik. Hindi ko alam kung dito o kahit na hindi na dito. Pero okay lang din dito. Amen? Ayun. Bakit daw humintos? Tingnan niyo yung sarili niyo ngayon. Bumabagal sa paglilingkod. Bakit? Kung umaasa sa reward ng Diyos, oh, bakit ka babagal? Ay, sobra na ako eh. Pastor eh. Eh, di ba yun? Parang mauubusan ng Diyos sa'yo. Hindi. Eh, sabi to, kaya gawin mo lang to na sa pastor na naman yung ano dito eh, nung tabaho, di ba? Pero kayo, i-absorb nyo, tingnan nyo, aralin nyo. Kasi daw, pag laging inaaral natin yan, pag sinabing careful to maintain, anong sabihin nun? Dapat lagi akong gumagawa ng mabuting gawa. Ligtas na ako, pero gusto ko ng rewards, gusto ko ma-please ang Diyos. Diba? Ganun yun eh. Pag alam na alam mong tama ka, hindi ikaw yung tamad-tamad. Parang ito yung translation na nasa utak. Tsaka yung unsaved. Puro pagkukunwari. Ganun din itong mga yan. Puro kaya observe ko eh sa mga evangelical. New, ang tawag natin dyan, new evangelical. Okay? Tawag nila sa evangelical. Bakit new evangelical? Kasi matagal lang evangelical. Mga Baptist, evangelical tayo. Ginagawa lang nila ng sarili sa lugar, sa sarili nila eh. Pag ikaw daw, aral na aral ka, tatama rin ka ba? Alam na alam mo, kita mo yung gawa ng kalaban, niloloko yung iba, ang dami niloloko. Kasi ikaw, lumalago ka, lalo mo naintindihan, salamat sa Panginoon, linaw pala nito. Grabe yung linaw, grabe yung pag-ibig ng Diyos sa mga kaluluwan to. Diba, walang duda doon, talagang namu-move ka doon eh. Gusto niyang maligtas itong mga to, hindi yung something na minsan parang tayo, ay, saka tayo soul winning, next year na. E pag nakita mo sa ibang church yan, gagayahin mo rin. Kaya yung pastor daw dapat eh, oh. Dapat turo mo yan, this is a faithful saying. Para itong mga to, mga nanampalataya sa Diyos, gumawa ng mabuti at i-maintain at careful pa. Ibig sabihin, nag-iisip ka, kunwari, nag-soul winning ka, ni-review ko yung ating, by the way. Kasi nga, naglinis ako doon, nakita ko, kawawa namin yung mga packs natin. Ito, mayroong 6 packs ako dito. So, alam nyo naman, di ba, yung ginaganyan. So, dapat pero presentable sana sa bag nyo, ha? So, yan. So, nireview ko to. So, naalala ko yung mga nagisimula tayo dito. Dapat di nawawala yung fire, amen? Gusto natin silang maligtas. Ngayon, magpapahinga tayo, walang problema. Nagre-reserve lang tayo ng lakas. Tapos, sige ulit. Amen? Amen. Ng Sabado, mag-ano lang ako. Kayo muna, ha? So, winning kayo. Alam nyo naman, mga partners natin to. Malaman natin ang nangyayari din to. So, nakita ko naman yung King James din naman sila, eh. Sana maging blessing. Amen? Amen. Ayun, oh, good and profitable. Gusto nyo ba yung good and profitable? Ano yung binabasa ko yung isang araw? Sorry, may time pa naman tayo, tsaka Thursday, madalas one and a half hour tayo, di ba? Itong, yung mga bansa, pinag-uusapan nila yung, bakit yung ano, nalugi? Ba't ang China daw, bumabagal? Bakit yung Japan ay bumabagal ang ekonomiya, ng Pilipinas, ganyan? Hindi ko ma, simple lang naman yun eh. Parang may iba silang sinisisi ba? Tapos yun ang mga komunista na naman ang lagi nasa, kahit sa Pilipinas eh, pansinin nyo yan. Ang sinisisi, eh kasi yung policy dito, ano eh, sabi doon nun, yung palibasa daw sa US kasi yung minimum wage lang, ganito. Kaya ngayon, yung mga tao, mahirap kasi, alam nyo na, yung sweldo lang, maliit. Hindi nababanggit kahit nung dating inaaral ko yung Greece, bakit sila gumanyan? Sinailito ako, paano sila nga nauna dyan eh? Pag sinabing Western world, Greece yun eh.
Alexander the Great, yun lagi yun. Sa aking mga philosophy sa Greece, paano silang mahuhuli ngayon? Simple lang yun, tinamad, ganun lang yun. Kahit tayo mga Pilipino, kahit yung Amerikano daw, may mga narinig akong ano, talagang masipag daw, karamihan at least. Talagang di sila pumapayag ng oras ng trabaho at wala silang ginagawa. Di daw sila ganun, at least yung mga nakwento sa akin. So yun lang yun. Kaya biblical pa rin yun, no? Sasabi sa Proverbs, yung mga tamad, walang mararating. Amen? Amen. So yun, kaya itong mga bagay na to, gawin mo lang ng gawin. Gawin mo lang ng gawin, profitable yan. Lagi yan, sana tawala sa atin yung panghihinaan na parang nagtatrabaho ngayon, naglilingkod ka sa Diyos, parang wala nang nangyayari ito eh. Kilala ba kayong ganon? Kilala akong ganon eh. Tinutuluan mo ng tama, sabi mo, parang wala nakaka-appreciate sa akin eh. Eh gusto mo, isang gawa mo lang, ano na agad. Eh minsan lalo pag, di ba, tinutuluan ka nga, gusto mo, malaki sweldo agad, tinutuluan ka pa lang. Eh trabaho rin ng isang tao, parang tubuan ka lang. Hindi pa na naisip yun. So, ganun talaga, mag-ipong ka muna ng karakter, ng experience, saka ka umasa ng profit. So, spiritually, ganun din. Ito naman, oh, nabanggit ko na rin, naalala ko na rin tuloy. No? Mag-pray nyo rin yung mga ano, ha? Ako, ewan ko, pinag-pray nyo ba ako? Siguro, hindi kayo naawa sa akin, no? Kasi maayos-ayos pa ako sa ngayon. Alam niyo, yung mga pastor daw, tsaka hindi mga pastor, mga lingkod ng Diyos, ganyan. Kailala, may nag-ano sa akin. Sabi niya, pag-pray mo ako, nagkakasakit na ako sa stress. Ano eh, stress. Isip-isip ko lang, pero sinakyan ko na rin. Kasi talagang, alam mo na, hindi alam yung nanggagalingan nun eh. Nakaka-stress mo sa ministry. At kahit naman saan. Kaya lang maganda nga, kaya gusto ko yung mga pag-pastor, sanay na sa trabaho sa labas eh. Na totoo lang. Kaya medyo may bias ako doon kasi kung ginaya mo yung trabaho sa labas, yung pagpapastor, at least, ang dami mong marirelate dyan. Hindi yung katulad ng ibang ginagawa sa gagraduate na Bible College. At natuto sila sa kwento, hindi sa experience. Paano yun? E pag dumating na talaga yan. Amen? Ganun din sa ministry. Gusto agad? Nakatingin agad sa support. Parang ano, businessman na ano, eh kahit nga businessman, di naman agad-agad yan, di ba? So, binabasa rin ako nung, kailan lang, lagi akong babasa eh. Alam nyo na, para lagi akong may bagong ano sa inyo. Na-realize ko, alam nyo ba? Ayaw ano, pero, ang dami mayaman din palang Baptist. May mga school na ano ko yung mga Ivy League. So, iba dyan, Presbyterian, iba dyan. Pero sa US, marami mga Baptist. Isip-isip ko lang, mabira, ang dami rin palang pera pag magsusupport lang. Okay, pero ang tanong nga, bakit kayo susupport, pati hindi ba? Ganun lang yun eh. Kaya pangit naman na, kaya itong, ano, Sunday, sana tuloy, no? So, challenge lang natin sila. Para hindi rin sila parang sa Jeremiah na, ano. Kasi mangyayari talaga yun eh. Nabasa ko lang sa Jeremiah, sabi doon, Jeremiah ba o Ezekiel? Alimutan ko tuloy. Basta yung pag sila daw ay, ano, idol. Talagang ano eh. Ezekiel nga, okay. Behold, this was the iniquity of thy sister Sodom. Yung Sodom dyan, Judah atin or Israel. Kinukumpara sila sa Sodom. Ngayon mo yun. Sabi dyan, bakit sila nagkasala? Eh, people of God sila dati. Kasi, una, mayabang. Then, pangalawa, fullness of bread. Ibig sabihin, mayamang ano, wala kang gagawin, di ba? Pag isa, nanonood din kayo ng mga kung ano-ano, ang problema nila, kung mga pinag-iisip-isip nila sa buhay. Hindi pa nila iniisip kung paano magka-pera. Hindi na eh. Wala, automatic na yung may kakainin na sila. Amen? Ang problema pala doon, pag hindi mo pala na-control yun, patay ka rin. Kasi ang yabang mo yun, hindi na ako magugutom. Lalo yung mga Amerikano. Basta naman, may kinakwentong ganun eh. Di pumunta daw siya doon, at mag-speak siya ng linggo pa. Basta siya, at pupunta, hindi siya nag-hotel, ang laki ng bahay, hindi pinatira siya doon.
Hindi ganyan, ganyan siya. Hiting niya, ano yung pagkain pala ng Amerikano, talagang kala mo kahit magkagera na isang taon, may pagkain. Hindi lahat ha, pero yung pinuntahan niya. Ba't di nauubos to? Kasi yung Amerikano daw, gusto kakain sa labas. Kasi syempre, may pera nga eh. Salit na magluto, kahit may lulutuin dito. Kaya sabi ni Pastor, parang, ganun tong mga Israel nung panahon nila. Amen? Lalong panahon ni Solomon, yung silver parang bato lang, ganun karaming bato sa labas. Ganun yung silver daw. Bira. Sobrang yaman. Kaya doon sila nag-umpisa, pride, fullness of bread, abundance of idleness. Walang ginagawa. Amen? Mga bata, meron mo kayong ginagawa? Nag-aaral po. Meron pa rin extra time. Kaya yun po yung lahi kong nasa mga anak ko minsan. Ano ko sa nila, parang baka pastor tuloy. Hindi naman sila nagreklamo, di ba? Pero I'm sure naisip minsan nila yon. Alam nyo na, ministry pag ano, hindi tayo naggagala. Minsan-minsan meron din, di ba? Tapos aral, tapos ministry. Ganun talaga ang magandang buhay. Pag ikaw na nagkaroon ka ng parang iba na wala nang ginagawa, puro pansarili, laging busog, daming pinaggagawa. Tingnan nyo yung mga kaibigan nyo sa Facebook, anong pinaggagawa? Ano? Ha? Travel. Kahit walang pera minsan, may sarili din mga ano eh. Anong nyo? Inputs. Anong pinaggagawa ng mga friends nyo? Umakuko, bago lagi. Papakulay ng buhok. Inusubukan lahat ng applications. Million na application dyan sa Android. Play Store. Ano lahat, subukan mo. Stephen, nauhilo eh. Ano yung gifts kung ano? Si Aiden, ganun din sa. Pag nagsawa ako, iba naman. Noong panahon na kayo, wala niyan. Kaya nga kayo, dinidemand ko sa kanila na, oy, mag-aral ka, mag-ministry, ma-involve ka. Amen? Para hindi ka magkaganito. Kaya yung pray natin to, hindi ko alam yung ano nila. Eh sana maganda yung ano nila. Puso nila no, sa ministry. Ayun, so itong next 9 to 15, next week na po yan. Amen? Careful to maintain good works. Lagi mong iniisip na may ginagawa ba ako sa Panginoon? Tanong niyo sarili niyo ngayon. Ay maganda dito kasi konti tayo. Diba? Yan ang maganda dyan eh. Ngayon, medyo napipilitan na lang kayo. Magtanong-tanong na kayo, nasa tama ba akong ano? Palagay mo. Sino na sobra na dito sa ano? Nililinis ako dito. Pwede malinisin ng iba to eh. Pero siyempre, nakakaya naman sa inyo. Ang bahay kasi namin to eh. Pero ganun din eh. Lahat tayo gumagamit. Yung electric fan, parang isang linggo lang, dumi na naman. Kasi nga, pag linggo lalo, galing mo saan-saan. Ganun talaga eh. Sino na sobra nito? Yung honestly. Taas kamay. Basta sobra na. Nahiya talaga. So wala sobra dyan. Amen? Pero pahinga ang kailangan. Pero yun nga, pag alam mo yung tinuturo dito tama, hindi ka masasobra. Amen? Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong masalita again. We pray na kayo po ay tulong sa amin. Maguturo, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa ginabasa namin. Nakaka-reflect kami sa nangyari. Even in the times of Paul and Titus, Panginoon, saan the same, Panginoon, walang pinagkaiba, lalo kayong mga Baptists. Kung ano yung expectation na nyo sa amin, inaalam lang namin, gagawin namin. Parang mga anak ni Lord, inaaral namin ito, ina-apply. Para kayo naman po ay maging masaya, masiyahan sa amin. Ano mga kasarin yung kami ng rewards dito, Lord, sa lupa at sa langit. Especially, I pray na ayun po, ang especially mga bata ito, Lord, na makita nila kung paano sila mga privilege, Panginoon, na sila may bata pa lang, na kilala na sila at
Tutuhan pa kung paano maglingkod sa inyong tapat. I pray na hindi na sayangin to Lord. Because Lord, lalong silang magtapat, Panginoon. Pasalamat sa kaligtasan, Lord. And then sa rewards din na pinapangako nyo sa amin. I pray this coming activities, Panginoon. Ingatan nyo po yung mga kaibigan naming galing sa States. Sila may mga mag-travel ng ayos dito, Lord. Hindi sila madlangan. Safe, Panginoon. Wala nang anumang period, Lord, sa airport. Kung ano man yan. Mag-usun din. Mag-save din kami. Magandang fellowship. And understanding, Lord, paano mag-partner sa kanila. Hindi sa bawat isa sa amin dito, Lord, na makita namin we're partners here sa ministry. Malinaw naman siya salita dyan. So, para sa mga tinuturuan pala, makita nila na ang magandang opportunity nga ito, Lord. Therefore, sila po mag-aaral, Panginoon, magtapat sa inyo as early as possible. Later, sila namin mga ate kuya, Panginoon, sila mag-aakay din. Nawa ay they will be careful to maintain good works. At ganun din pong mag-aaral sa Panginoon. Ang po, Lord, again, kayo malulating. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.